It was a very long day. I'm sure kung hindi kami natulog, hindi din kayo natulog. Kasi yes. Kami natulog ngayon. Yes. From Batasan to St. Louis. Mga OFW po nakatutok sa inyo. Oo. Ay, nako. Alam mo, is ang OFW, ang mga sektor na talaga, inang unang, yumakap at tumanggap sa mga Duterte. Sila yung unang-unang sektor na united yung kanilang pagmamahal sa mga Duterte. Kaya napakalaki ng utang na loob namin. Hindi kami po ay nagpapasalamat sa panahon binigay mo sa lahat ng Tinip ko na lang. Administration sa kanya. Pero hindi niya daw talaga kinakaya. Kanina, sinasabi niya, ibalik niyo na lang ako sa nanay ko. But then, sabi ko sa kanya, hindi din kasi natapos yung check-up mo. So, sabi ng mama mo, tapusin mo yung check-up mo kasi hindi natin alam kung may something is wrong with you. But yun yung sinasabi niya sa akin kanina. Mag-resign na lang, then gusto na lang niya bumalik sa nanay, sa bahay ng nanay niya kasi doon siya nakasira. Follow up lang po. Kasi yung nabalita namin magdedemanda si Pangulong Duterte kay Trillanes. Tuwan-tuwa po kami. Baka gusto niyo rin kaming pasayahin. I-demanda niyo naman yung liderato ng Kongreso. Matutuwa po kami. Christmas gift po sa amin. Gigil na kasi kami na magkaroon ng action. Sabi nga ng Pangulong Duterte, buang daw yun. Nag-aalala din ako actually kay Pangulong Duterte kasi may edad na, tapos mahina na yung tuhod kung nakikita nyo. The natural sa mga may edad, mahina. Pag-aaralan nyo kayo, ma'am. Hindi pa kala ka. Kasi ang tagal mo na nakatayo. Kasi sa mga nangyayari, until 2028 pa po yan. Kami po, mga bilang mga supporters ng Duterte, especially po sa inyo, sa nakikita po namin, parang ayaw na po namin tumagal pa ng 2020. Kasi, hindi talagang araw-araw po ang mga balita, kung makikita niyo po, grabe po talaga. Patayan dito, hold up doon. Tsaka ngayon po, mga kidnapping sa mga bata. Po natin sa Kongreso mismo, convicted, pakukulong, abogado. Di ba po? Parang balik po talaga nangyayari sa bansa Pilipinas. Kaya kami po nag-uusap na hanggang kailan tayo maghihintay ng mga taong bayang mahihirap. Lalo na tayong pinahihirapan ng gobyerno ito. Dapat siguro, no, as people who are in discontent, who are frustrated, who are exasperated tulad ng nangyari sa akin, who are angry, dapat siguro i-demand natin sa pamahalaan kung ano ba yung dapat para sa ating bayan. Kasi sa ngayon, hindi naman natin nakikita. Pero alam natin lahat kung ano yung gusto natin makita, diba? So dapat i-demand natin yun sa pamahalaan na ibigay siya sa bayan, sa taong bayan. So yun yung sa tingin ko dapat natin gawin. Tayo dapat yung nagbabantay. Tayo ang mata. May question po ako, ma'am. VP, ano po nang sakasakali po? Naririnig tayo ng bangag ng presidente. Nakipag-negotiate po siya sa inyo. Nagkaroon po ng mga settlement agreement.
ang tanong ko lang po namin, makikipag-areglo po ba kayo sa nangyayari po na to sa hindi bansa ako, natin? Hindi ako tao na nagpapa-areglo. Yes! Yes! Yes. Yes. Alam nyo, ang ginagawa na lang ng ginagawa naman nila sa akin ngayon is sinaharas nila ako, tinetreten nila ako. So, ang isa pang pwede nilang gawin is offeran ako ng pera. E paano nila ako offeran ng pera? Hindi nga nabibili ng pera. Ang gusto ko. Diba? So, anong areglo ang makukuha nila sa akin? Pagkatapos nung nangyari sa akin, sabi ko nga sa inyo, di ba, politician ako. Politiko, sirap na talaga yan. The moment na pumasok ka sa politika, sirap na yung pangalan mo. Kasi laging may kalaban. Lagi at lagi kang may kalaban. Oo, mahirap talaga, ma'am, maging politiko. Kaya hindi kakayaan nilang nabisa. Ma'am, ayaw ko magpolitiko. Tulong-tulong tayo. Pero, unfortunately, hindi siya nabibili ng pera. Na magsasabi ka lang, nabibilihin ko na ayaw ko maging politiko. Sa inyo na namin nakita yung totoong pagpilipo, tumuan, laban mo. Strong ka pero kayang-kaya mo yan, Pipi, dahil kailangan ka po ng mamamayang Pilipino. Ano na po siguro, ma'am, ang magiging next move na po natin with all of the turn of events na balak nga po nila, na idalap nga po si Attorney Lopez po sa Women's Correctional Facility. Ano na po siguro ang next na po natin nagagawin, ma'am? Well, yes, sa ngayon, ang ano naman is, inaano namin lahat ng ano requirements ng doktor, lahat doon ng test na gusto nilang gawin, ginagawa nila ngayon sa taas. Nag-discuss kami ng lawyer ni Attorney Lopez, and initially, sa kanya is gusto niya talaga gawan ng paraan or ng reklamo man lang, kaya reklamo at the very least a complaint to somewhere na makikinig na wala talagang tumulong sa amin kagabi. Humihingi kami ng tulong kasi hindi namin alam paano siya tulungan si Atty. Lopez, kasi nga hindi namin alam kung nahimatay lang ba siya, it's a heart attack. Hindi na namin alam. Humihingi na kami talaga ng tulong kagabi. Wala talagang tumulong sa amin. Tapos yung isa pa is yung pagnanakaw ng cellphone. Yung dalawang cellphone. Kung hindi pa ako mag-threaten doon na magpa-file ako ng robbery, hindi nila ibabalik yung cellphone. At sobrang ano ba, panlilin lang. Kasi nung naghanap ako ng cellphone, binigyan nila ako ng cellphone. Akala ko na, buong akala ko, yun na yung cellphone na hinahanap ko. Matagal ko pa nakausap si Nicole na tinanong ko siya, ito ba yung cellphone mo o cellphone ni Laika? Kasi isang phone lang ang binigay sa akin. Sabi niya, hindi ko kilala yung phone na yan. Alam mo yun? Bakit mo pa kami linlangin na magbibigay ka ng diba? Bakit mo kami gaganunin? Kasi diba nag-aalala tayo pare-pareho. Baka tumatulong sa dating kinulong pa sa kakalimutan ko si Binigno Aquino dati kinulong. Yung doktor ho ba natin ho dyan? Talagang doktor ho natin. Baka mamaya doktor ng kalaban, madali naman si Attorney Lopez. Sana po pabantayan din po si Attorney Lopez. Yan yung kanina nire-request ko sa media and sa inyong lahat. Kasi hindi ko na rin talaga, katulad ngayon bago ako bumaba, nakatulog ako ginising lang ako kasi madami lang nag-aantay sa baba. Hindi ko na rin kaya na bantayan siya. So, kanina sa media, hindi ko pwede hatiin yung katawan ko na iiwan kay Laika yung kalahati. Tapos yung isa, mag-i-inspect doon sa taas, magtatanong sa doctor kung ano gagawin, ganito ganyan. So, tulungan ninyo ako na bantayan siya. Yes, ma'am. Yeah, well, yun lang naman yung hinihingi.
Ma'am, final comment na lang po siguro po on House Speaker po Martin Romualdez and everything that happened and the turn of events po with the congressman. You know, with what happened nga po na ipapadating nga po sana si Attorney Lopez lang po. Well, yes, na-detain naman siya. Panawagan na lang po siguro po, ma'am, sa mga congressman po. Naka-detain naman siya kahapon hanggang ngayon. Maka-detain siya dyan sa taas. Hindi siya makaalis dyan. Kung gusto niya, di ba? Kailangan pa niya nakabantay ang House of Representatives sa taas. In fact, she's not feeling well, but she's fully cooperating. Nagsasabi pa siya sa akin, mas mapapabilis ba ang pag-uwi ko sa Davao kung pupunta ako sa house sa Monday? At sinabi ko sa kanya, hindi ko masagot yan. Ang doktor lang na makakasagot yan kung pwede kang pumunta sa Monday. Kasi gusto niyang matapos na siya, ma-discharge na siya, at umuwi na siya ng Davao. So ma'am, do you think po that this is a ploy po for the elections now that it's coming up soon? Do you think that this is a strategy for the congressman so that they'll be able to win po? Well, I don't know how you will win with persecuting an ordinary government employee. So I don't know what kind of strategy is that. I don't know how you will win with that. But I know that congressmen receive money in exchange for hearings. And not two members of the House of Representatives already admitted off the record. Pasensya na. Nangangailangan lang kami kasi election. So, yeah. So, I think kailangan natin magpahinga lahat. It was a very long day. I'm sure kung hindi kami natulog, hindi din kayo natulog. Kasi kami kayo ngayon. Yes. From Batasan to St. Louis. Mga OFW po nakatutok sa inyo. Oo. Ay, nako. Alam mo, is ang OFW, ang mga sektor na talaga unang-unang yumakap at tumanggap sa mga Duterte. Sila yung unang-unang sektor na united yung kanilang pagmamahal sa mga Duterte. Kaya napakalaki ng utang na loob namin. Hindi kami po ay nagpapasalamat sa panong binigay mo sa labi ng Tinip ko na lang.